Hi everyone! Maulang advice today. Grabe, wala pong pasok ngayon ang mga elementary at high school dito sa amin sa Bulacan. Okay? So, I'm here. Ang topic ko for today is how to close a sale or why, meron tayong 5 reason why people don't buy. Okay? So, para to sa mga ang linya ng trabaho ay selling. No? Yan. So, number one reason is no need. So, or low need, di ba? Maaring yung kliyente nyo, no, ay, o yung inyong customer is hindi niya kailangan talaga yung produkto. Okay? So, example na lang, no, yung magbigay ka ng pre-sample sa mall, tapos na-annoy pa sila, nainis pa sila sa'yo, right? So, ibig sabihin, hindi mo sila mako-convince kasi hindi nila talaga yung kailangan. So, anong dapat mong gawin? I-qualify mo na lang sila. Okay, and move on. No? Next is number 2, no urgency. Pwedeng sabihan ka niya na, Choda, babalikan kita after 3 months. Hindi ko pa yan kailangan. Okay? So, I'll get back to you, mga ganyan. Pero wala, hindi ka na niya binalikan, di ba? Ayan, yun lang. Ibig sabihin, hindi pa niya talaga kailangan yan right now. So, anong dapat natin gawin? No? Magbigay po tayo ng mag-create tayo ng need, sabi natin, ma'am, hanggang today na lang to, or ma'am, may limited time offer lang kami, o limited lang yung stocks. Okay? Number 3, no desire. Sabihin, bumibili ang tao, hindi yung kailangan, ang binibili yung gusto, no, yung gustong-gusto lang nila. So, paano ka mag-create ng desire sa kanila? Mag-offer ka ng irresistible. Yung hindi kayang-kaya nilang tanggihan, no? Yun, may mga topic po kami dyan for the how to create an irresistible offer. Okay, number 4 is no money. Common yan, lagi sasabihin sa'yo, wala akong pera, wala akong budget. Pero the truth is, probably, no, meron silang pera pero hindi nila nakikita yung value nung produktong bibilhin nila sa'yo. Kaya sinasabihan ka lang nila na wala talaga silang budget at walang pera. At common sense naman, huwag po kayong magbebenta sa walang pera, right? Diba? So, wala talagang mangyayari kung ang bebentahan mo, walang pera. Okay? Number 5, no trust. Probably, wala siyang tiwala sa'yo. No? Lalo na kung first time ka lang yung nakilala, or wala siyang trust sa company mo, or wala siyang trust mismo sa produktong ino-offer mo. Okay? So, ano dapat mong gawin para magkaroon ng trust? Magpakita ka ng mga social proof, testimonial, case study, yung history ng kumpanya. Okay? Yan po yung mga paraan para mapakita mo sa kanya, no, yung excellence, kung may award excellence ka, service, everything po na makakapatunay sa kanya nung makuha mo yung trust niya, ma-earn mo. Okay? So thank you so much. I hope meron naman kayo natutunan sa akin for today.